Ayon sa mga aklat ng Biblia, sinasabi na nilikha ng Diyos ang mundo sa loob lamang ng 6 na araw. Ang pagkakalikha na ito ay matatagpuan sa aklat ng Genesis, Kabanata 1. Ang paniniwala na ito ay tinatanggap ng mga Hudyo, Muslim at Kristiyano. Gayunpaman, bawat relihiyon ay may sariling opinyon at interpretasyon tungkol sa mga talatang ito. Sa kabilang dako, batay sa mga siyentipikong pagsasaliksik, hindi ito ang pangunahing talaan ng kasaysayan o ang eksaktong paliwanag kung paano nabuo ang ating mundo. Kahit na ang siyensya ay patuloy na nagtatangka na maunawaan at magkasundo sa mga salaysay na nakasulat sa Biblia. Ngayon, ating tuklasin ang mga paliwanag ng siyensya kaugnay sa mga nakasulat sa Biblia upang mas lalong maunawaan ang mga proseso na nagdulot o nagbunsod sa pagkakaroon ng ating mundo. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ng Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag, at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang unang araw. Ang salaysay na ito ay hindi suportado ng scientific evidence. Ayon sa Big Bang Theory, ang universe ay nagmula humigit kumulang 13.8 bilyong years na ang nakalilipas bilang isang siksik at mainit na singularity. Ang pinakaunang mga istruktura na nabuo ay hindi mga bituin, ngunit sa halip ay mga hydrogen atoms na unti-unting nagsama-sama upang makalikha ng mga galaksiya at mga bituin. Ang paglitaw ng mga unang bituin ay nagdulot ng paglabas ng ultraviolet light. Ang ultraviolet light na ito ay nag-ionize sa nakapalibot na gas na nagresulta sa pagbuo ng isang nagkakalat na glow na kilala bilang cosmic microwave background radiation. Ang cosmic microwave background radiation ay nananatiling nakikita hanggang sa kasalukuyan at ito ay naglilingkod bilang ebidensya para sa teorya ng Big Bang. Sa makatwid, ang mga ideya ng araw at gabi ayon sa pagkakaintindi natin sa kanila ay hindi naaangkop sa panahong ito sa unang bahagi ng universo. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi. At nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitan ito ay tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Hindi tumpak ang pahayag na ito kung paano nabuo ang kapaligiran ng Earth. Ang scientific understanding nito ay ang kapaligiran ng Earth ay nabuo humigit kumulang 4 na bilyong taon na ang nakalipas bilang resulta ng aktibidad ng bulkan at outgassing mula sa loob ng planeta. Habang nabuo ang mga karagatan ng Earth, malamang na nag-ambag sila sa komposisyon ng atmosphere sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga gas tulad ng nitrogen at oxygen. Ang pagkakaroon ng oxygen sa atmosphere ng Earth ay medyo bago. Gayunpaman, pinaniniwala ang naipon nito humigit kumulang 2 bilyong taon na ang nakalipas bilang resulta ng mga organismong photosynthetic tulad ng cyanobacteria na naglalabas ng oxygen bilang isang byproduct ng kanilang metabolismo. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi. At iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri, at iyon nga ang nangyari. Tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil, at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Ulit, ang pahayag na ito ay hindi tumpak
na naglalarawan kung paano nabuo ang mga kontinente ng Earth. The current scientific understanding ay nagpapahiwatig na ang mga kontinente ng Earth ay nabuo mga 4 na bilyong taon na ang nakakaraan dahil sa plate tectonics, kung saan ang malalaking piraso ng crust ng Earth, mga plato, ay umaandar at nagkakabanggaan. Ang mga pagbangga na ito ay maaring magdulot ng aktibidad ng bulkan at pagbuo ng mga bundok na maaring lumikha ng mga bagong lupain sa paglipas ng panahon. Bukod pa rito, ang pagguho na dulot ng pag-ulan at mga ilog ay maaring humubog sa mga umiiral na masa ng lupa sa loob ng milyon-milyong taon. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ang pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang 2 malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw. At ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi at para ihiwalay ang liwanag sa dilim. At nasiyahan ng Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang 4th na araw. Bagamat totoo na ang mga celestial na katawan na ito ay nagbibigay sa atin ng mga oras ng liwanag ng araw at kadiliman, gabi, hindi nila nangangahulugang minarkahan ang mga sagradong oras o panahon sa anumang partikular na paraan. Ang haba ng liwanag ng araw ay nag-iiba depende sa latitude. Halimbawa, sa mga pole, may mga panahon ng tuloy-tuloy na liwanag ng araw, kilala bilang midnight sun. Sa mga buwan ng tag-araw at tuloy-tuloy na kadiliman, kilala bilang polar night, sa mga buwan ng taglamig. Bukod pa rito, habang ang mga lunar cycle ay nakaka-impluensya sa tides sa mga baybayin ng Earth, kilala bilang tidal cycle, hindi rin nila minarkahan ang mga sagradong oras o panahon sa anumang partikular na paraan. Ang konsepto ng mga panahon, tag-sibol, tag-araw, tag-lagas, tag-lamig, ay hindi rin direktang nauugnay sa mga celestial na katawan na ito. Sa halip, ang mga ito ay pangunahing sanhi ng tilted axis ng Earth, kilala bilang axial tilt, habang umiikot ito sa paligid ng araw sa iba't ibang anggulo sa buong taon. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ng Diyos sa nakita niya at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang 5th araw. Bagamat totoo na ang buhay dagat at mga ibon ay nagbago sa paglipas ng panahon, ang kwento ng paglikha sa Genesis ay hindi tumpak na naglalarawan kung paano ito nangyari. Ang kasalukuyang pang-agham na pag-unawa ay ang marine life ay nag-evolve mula sa mga single-celled na organismo 540 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga organismong ito sa kalaunan ay nabuo sa mas komplikadong mga anyo tulad ng dikya at mga espongha. Nang maglaon, humigit kumulang 510 milyong taon na ang nakalilipas, ang mas komplikadong buhay sa dagat tulad ng mga trilobite at brachiopod ay umunlad. Nag-evolve din ang mga ibon mula sa mga dinosaur 560 milyong taon na ang nakalilipas. Ang prosesong ito ng ebolusyon ay sinusuportahan ng ebidensya ng fossil at genetic analysis. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit. At iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya sa nakita niya. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangit niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ibinibigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil,
pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kainin. At ibinibigay ko sa lahat ng hayop ang lahat ng lumpiang halaman bilang pagkain nila. At iyon nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang nilikha at lubos siyang natiyahan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw. Ulit, hindi tumpak na inilalarawan ng account na ito kung paano umunlad ang mga hayop sa lupa. Ang kasalukuyang pangagham na pag-unawa ay ang mga hayop sa lupa ay nag-evolve mula sa marine life mga 400 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga hayop sa dagat na ito sa kalaunan ay bumuo ng mga baga at binti na nagpapahintulot sa kanila na lumipat sa lupa. Nang maglaon, humigit kumulang 360 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mas komplikadong mga hayop sa lupa tulad ng mga amphibian ay umunlad. Ang mga reptilya ay umunlad sa paligid ng 310 milyong taon na ang nakalilipas na sinundan ng mga mammal sa paligid ng 200 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga tao ay isang uri ng primate na umunlad sa paligid ng 7 milyong taon na ang nakalilipas. Ang evolusyonaryong prosesong ito ay sinusuportahan ng fossil evidence at genetic analysis. Ang Biblia at siyensya ay magkaiba sa layunin at metodolohiya. Ang Biblia ay naglalayong magbigay ng espiritual na kahulugan at pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos bilang lumikha. Sa kabilang banda, ang siyensya ay batay sa ebidensya, obserbasyon at eksperimento na patuloy na naglalayong unawain ang mundo. Bagamat ang Biblia ay hindi direkta naglalayong magbigay ng detalyadong paliwanag ukol sa proseso ng paglikha ng mundo, ang siyensiya ay nagbibigay ng malalim na kaalaman at pag-aaral tungkol sa mga natural na fenomeno. Sa pamamagitan ng siyensiya, nauunawaan natin ang mga batas ng kalikasan at ginagamit natin ang kaalaman na ito para sa ating kapakanan at pag-unlad. Mahalaga rin na tandaan na ang mga opinyon at interpretasyon ay maaaring mag-iba sa bawat relihiyon at individual at ito ay bahagi ng kalayaan ng bawat isa na magkaroon ng sariling paniniwala at interpretasyon kasama ang pagtanggap ng mga kontribusyon ng siyensiya sa ating kamalayan at pag-unawa.